Kahit siya ay mapangimagsik, yung kalaob niya kapag yung puso niya ay ipagdanasang magkalaob, tatanggapin niya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi aral na mahiyan. Sabus yan, ha? Sabus. Kahit daw yung mamamatay tao, kahit mapangimagsik, tatanggapin daw ng Diyos yung kaloob. Ang ginamit yung talatang hindi naiintindihan ng bulaang apostol. Basahin natin yan, 68:18. Sumampa ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Yan ang paboritong ano, paboritong talata na hindi naiintindihan nitong mga nangangaral na ito, na alam na alam mo mga bulaan talaga eh. Eh magbabatay ka sa Biblia, mali ang pagkasalin. Mali ang pagkasalin yan, yung salita diyang tumanggap, hindi tumanggap yan. Ang nakalagay diyan ay nagbigay, hindi tumanggap. Ang Diyos nagbibigay ng kaloob pati sa mapanghimagsik. Hindi siya tumatanggap pero nagbibigay siya. Kagaya ni Judas na mapanghimagsik, binigyan niya pa rin ng kaloob. Ang tinutukoy dito sa 68:18 ng awit ay ang Panginoong Hesukristo. Sumampa ka sa mataas. Eh, ang paliwanag nila dyan, kaya ikaw kami sumasampa sa bus. Tinan mo ka, demonyohan yung paliwanag na yan. Hindi naman bus ang sinasabi dyan eh. Sumampa ka sa mataas. Tignan natin yung salitang sumampa ka sa mataas. Plus past tense yan eh. Past tense eh. Sumampa na. Hindi utos yan. Sumampa ka sa mataas. No? Ang sabi dyan sa salitang Hebreo, aulao, a primitive root to ascend intransitively be high. Ayan. Kaya ang kahulugan ng sumampa sa mataas, doon sa kaitaasan ang ibig sabihin, siya sumampa. Hindi sa bus. At tinutukoy dyan na sumampa sa itaas at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Meron na ngayong Biblia yata na na-translate ng maayos eh. Matagal ko na pinupo na yan eh. Meron na ngayong nagbigay ka ng kaloob. Meron na ba? Saan? Sa English? Pakilagay nyo nga kung yan na ba yan? Yan na ba? Yan. You have ascended on high. Yan ay nasa sali ng Biblia na Aramaic Bible in plain English at saka yung New English Bible. Yan lang ang dalawang sali ng Biblia na tama ang pagkakatranslate. Pero matagal ko na itong pinaliliwanag sa mga miyembro ng Iglesia ng Diyos. As early as 2005, before 2005, maybe mga 2006. Dokumentado naman yan sa ating ano eh. Dokumentado yan sa ating mga record eh. May mga petsa naman yan eh. Di ba kapatid na Mel? Meron tayo yung compilation na ipinaliliwanag ko yan. Mali yung pagkakatranslate na yan. Kapatid na Mel? Opo kapatid na Eli, totoo po yan. At mga recorded po sa ating library po yan, nasa ating mga tape po kapatid na Eli. Handa mo yan at papakita ko sa mga tao. Bago lumabas itong translation na ito, sinasabi ko na yan sa mga kapatid sa iglesia. Mali yung pagka-translate niya kasi halos lahat ng Biblia ganyan. Pero after some time, may lumabas na translation. Yung New Heart English Bible. Ang nakalagay doon, hindi tumanggap kundi nagbigay. At saka yung Aramaic Bible in plain English, ang sabi doon, basahin natin pareho itong dalawa. Ito lang ang dalawang natangi na translation. Pero bago lumabas itong translation na ito, as early as maybe 8 or 6 years, sinasabi ko na sa kapatiran sa iglesia, mali ang translation niyang 68:18 ng aklat ng awit. Ito ngayon yung tama.
kung titingnan natin sa konteksto ng Biblia. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Mula po sa Aramaic Bible in plain English, "You have ascended on high, and you have captured captivity, and you have given gifts to the children of men, and rebels will not dwell before God." Sa New Heart English Bible naman po, "You have ascended on high, you have led away captives, and you gave gifts to people, but the rebellious will not dwell in the presence of God." Doon sa dalawang salita, "you gave gifts," tama yun eh. Pero yung mga bandang huli na rebels will not dwell before God, sa Hebraico, kaya siya nagbigay ng kaloob pati sa mga rebellious, para pati rebelde maging dapat makatahang kasama ng Diyos. Yun ang complete ano noon sa talagang sa Bibliang Hebraiko. Ang problema, yung pagkaka-translate na imbis ang ibigay, ang ilagay ay nagbigay, ang inilagay nung nag-translate sa King James at sa ibang Biblia, "you receive gifts." Eh hindi po totoo yan. Kasi dapat yan, makita natin na mayroong paliwanag ang Biblia dyan kahit na nagkamali pa yung mga nag-translate. Pero nang ipaliwanag ni Pablo kung sino yan na ikaw ay umakyat sa itaas at tapos eh nagbigay ka ng kaloob pati sa mga mapanghimagsik. Pinaliwanag ni Pablo yan sa Efeso eh. Kapitulo 4 at versikulo 8. Pakinggan nyo. "Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao." Kaya ang tinutukoy dun sa nasa 68-18 ng awit ay ang Panginoon Jesucristo. Dun sinipi ni Pablo itong 4-8 ng Epeso. Kaya't sabi ni Pablo, "kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, when he ascended on high, dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao." Hindi tumanggap, dapat talaga ron, nagbigay. Ang katuparan nga nun, pati mga rebelde, pati mga makasalanan, binigyan ng kaloob ni Kristo, kagaya ni Maria Magdalena, no? Masamang babae dati yun eh. Kagaya ni Sakyo, maniningil ng buwis na mandaraya si Sakyo eh. No? Kagaya lang iba pang mga tao nung araw na mga masasamang tao. Pero kahit masasama, binigyan ng kaloob yung biyaya ng pagkakilala sa katotohanan, ibinigay sa kanila, kasama na rin si Pablo, na siya ay isang makasalanang tao, pinapapatay niya ang mga Kristiyano, pero pati siya nakatanggap ng kaloob sa ating Panginoong Jesus. Nang ang Panginoong Jesus ay umakyat sa itaas, nakatanggap ng kaloob si Apostol Pablo bilang apostol. Kaya yung sinasabi niya, pinapaliwanag ni Pablo rito, sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas. Kasi yung nandoon sa awit, umakyat ka sa itaas, ang ibig sabihin nun, it is in the form of, ano, yung past tense, something already done. Sa hula, yun ang talagang gagawin ni Kristo, na aakyat siya sa itaas. Bakit siya umakyat? Ba't ginagamit yung salitang umakyat? Ituloy natin. Umpisahan mo uli, kapatid na Daniel, sa 4-8. Tuloy mo. "Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba
na maging mga apostol. Kita nyo, si Kristo ito eh. Hindi ito mga ahente ni Periol na umaakyat sa bus. Napakatindi ng kawalanghian ng paliwanag na ginawa rito ng mga pastor na yan na nagtuturo niyang kahit daw sa mapanghimagsik tatanggapan Diyos ng kaloob. Nang ipaliwanag ni Pablo, eh hindi pagtanggap ang sinasabi kundi nagbigay ng kaloob. Ang liwaliwanag si Kristo tinutukoy dito eh. Umakyat ka sa itaas, ang sabi ng awit, 68. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Yung salita na yon, hindi mo maiaalis yun doon. Na yung umakyat, pinatnubayan ang kanyang bihag sa pagkabihag. Ibig sabihin, bago siya umakyat sa taas, meron siya munang nabihag. Ay, nilang nabihag niya, pera sa bus. Ang tindi ng kawalanghian paliwanag na yan. Meron siyang binihag. Alin yon? Bumaba siya sa kalaliman ng lupa. Kung itutuloy natin yung kay Apostol Pablo, ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kung di siya na may bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Si Kristo yan eh. Bumaba siya, tapos bago siya, pagkababa niya, umakyat siya sa kaitaasan ng sangkalangitan. Bakit ba siya bumaba sa kalaliman ng lupa? Basahin natin ang unang Pedro 3:18, kapatid na Daniel. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Ayan, nung namatay pala yung katawan ng Panginoong Jesus, yung kanyang espiritu pumunta sa mga espiritong nasa bilangguan. Doon sa ilalim ng lupa, may bilangguan doon. Yan ang kanyang iniyaon, nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Aling mga espiritu ito na nakabilanggo sa ilalim ng lupa? Tuloy natin sa 20. Na nang unang panahon ay mga suwail. Mga espiritu ng mga taong nung unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos na natili nung mga araw ni Noe. Mula pa pala noong mga panahon na yon nila ni Noe ng patriarka. Yung mga taong namamatay na rebelde, yung mga taong mapanghimagsik, no? Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos dahil wala naman silang narinig na aral, no? Yung mga namatay na yon, ang kanilang espiritu ikinukulong sa ilalim ng lupa. Meron dong kulungan na sinasabi sa Biblia. Nang si Kristo'y matapos mangaral sa mga buhay sa Israel, pinatay siya sa laman, binuhay siya sa espiritu. Yan din ang kanyang iniyaon upang mangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sabi doon sa 3:19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Na nang unang panahon ay mga suwail. Kaya pala, ang Panginoong Jesus, nung mamatay pala siya, bumaba siya sa ilalim ng lupa. Yun ang katuparan ng kanyang ipinagpauna sa mga Hudyo. Kung paano ang naganap sa kay Jonas, yun din ang magaganap sa kanya. Basahin natin ang 12:40 ng Mateo. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatyan ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapa sa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ang pakaliwanag oh, kung paanong si Jonas nandun sa tiyan ng malaking isda, nandun sa dagat,
no? Para dalihin siya sa Ninibe. Kung paanong siya ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda, gayon din naman mapapa sa ilalim ng lupa. 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nung mamatay siya, yung katawan niya nakalibing, pero yung kanyang espiritu pumunta doon sa ilalim ng lupa. May kulungan doon. Nangaral siya sa kulungan ng mga taong mga Swail. No? Ngayon, pagkatapos niyang mangaral doon, after 3 days and 3 nights, nabuhay siyang maguli. Pagkatapos ng 40 araw, umakyat siya sa langit. Kaya ang sabi ni Pablo, ang bumaba doon sa kalaliman ng lupa, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Kaya ang tinutukoy doon sa awit, umakyat ka sa itaas, dinala mong bihag ang pagkabihag. Kasi yung mga pinangaralan niya sa ibaba ng lupa, sa ilalim, may nabihag siya. At yung nabihag niya sa kanyang pangangaral, no, kasama niya nang siya ay umakyat sa itaas. At nung nakaakyat na siya sa itaas, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Hindi siya humingi. Eh kaya nga mali yung translation eh. Yun ay ang ginamit niyang Iglesia Mong Pentecostal na walang ginawa kundi manghingi, pati sa mga mamamatay tao nang hihingi. Kahit daw mamamatay tao, tatanggapin daw ng Diyos ang kanilang love offering. Napakamaling aral niyan. Bawal ng Biblia nga humingi diyan eh. Hindi tinatanggap ng Diyos yan. 15:8 ng kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Kanilang supot nakalagay love offering. Kahit sino pwedeng maghulog. Eh sabi sa Biblia, pag ang naghahain ay masama, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Kagaya nga ni Cain eh. Di ba naghandog silang magkapatid? Naghandog si Cain, naghandog si Abel. Pero yung kay Abel, tinanggap ng Diyos. Pero yung kay Cain, di tinanggap ng Diyos. Kaya nga nagalit si Cain eh. Basahin natin ang Genesis. Doon na lang sa bandang concluding part para wag masyadong mahaba. Sa 4:6 ng Genesis. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? Ay, tanyo, kung gumawa ka ng mabuti, Cain, di ba mamarapatin din kita? Eh ba't hindi ko tinanggap yung handog mo? Eh kasi ang ginagawa mo, puro kasamaan. Basahin natin ang paliwanag ni San Juan. Sa kapitulo 3, versikulo 12 ng unang Juan, hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama at pinatay ang kanyang kapatid. Bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Ang gawa ni Cain, puro kasamaan ang ginagawa sa buhay niya. Kaya nung maghandog siya sa Diyos, di tinanggap. Aba, itong Pentecostal, kahit sino maghandog eh. Alam mo, kahit si Judas pa maghandog, tatanggapin niya mga walang yang matatakaw sa pera na yan eh. Bakit? Eh gano'n lang talagang nakatigasan na nila yun eh. Tumanggap kay Cain ng kaloob sa mga mapanghimagsik. Kalokohan yan. Bunga ng hindi pagkaunawa sa Biblia. Nagpapatunay, hindi totoong apostol ang nagpaliwanag yan. Yan ay bula ang apostol kasi hindi niya mismo naiintindihan ang salita ng apostol na Pablo. Eh kung kapwa mo apostol ka talaga, abay maintindihan mo yung salita ng kapwa mo apostol. Na ang tinutukoy ni Pablo na umakyat sa itaas, pinatnubayan ang kanyang bihag sa pagkabihag, dinala niya sa itaas yung mga napangaralan niyang mga nung unang panahon ay mga Swail, nung mapangaralan niya, sumampalataya, no, yung espiritu ng mga tao na yon.
na nung, mga namatay nung una. Tapos, dinala niya yon sa pag-akyat niya sa langit. Kaya nung sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ayan, hindi ang dala-dala pera. Ang dala-dala yung mga taong naniwala, yung espiritu ng mga taong sumampalataya sa kanyang pangangaral doon sa kulungan, sa ilalim ng lupa. Yun ang katuparan ng sinabi niya. Alam niya na yun bago pa siya mamatay sa laman. Kung paanong si Jonas na pasatya ng malaking isda, 3 araw at 3 gabi, ang anak ng tao mapapa sa ilalim ng lupa, 3 araw at 3 gabi. Anong gagawin niya? Mangangaral siya sa mga espiritong nasa bilangguan, hindi sa bus. At hindi siya manghihingi ng kaloob. Magbibigay siya ng kaloob sa mga pinapangaralan niya. Hindi siya nanghingi. Kasi hindi tumatanggap ang Diyos ng kaloob ng masasamang tao. Lalo na abuloy o offering. Basahin natin ang 13:16 ng Hebreo. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Saan nalulugod ang Diyos? Sa pag-aabuloy, nakalakip ang paggawa ng mabuti. Sabi ni San Pablo, ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Eh kung may abuloy ka nga, puro katarantaduan ang ginagawa mo, kagaya ni Cain. Tatanggapin ba ng Diyos yan? Hindi. Ang ministrong tatanggap niyan na ang ginagawa mo'y mali, tapos nag-aabuloy ka, tinatanggap, swapang sa pera yung mga animal na yan. Di ba animal yan, Brad Josel? Takaw sa pera kahit sino tinatanggapan. Animal nga po, Brad Elin. Alam mo kung anong klaseng animal yan? Ano pong klase? 7:15 ng Mateo, kapatid na Daniel. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. O, kita mo, mga grievous wolves. Kung magpresenta sa tao, kala mo mga banal. Kala mo mga tupa. Pero sa loob, lobo, wolf, isang uri ng aso na matakaw. Yan ang mga animal na pastor ngayon. Matatakaw sa pera. Basahin natin, 56:11 ng Isaiah. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Tanyo, mga asong hindi mga hindi nabubusog yan. Ang mga aso ay matatakaw, walang kabusugan. Ang mga ito, mga pastor, mga ministro, mga apostol na nagpapakunwaring apostol. Ang mga ito, mga pastor na hindi nakakaunawa. Anong katunayan? Yung ginagamit nilang batayan sa panghihingi sa tao, hindi nila naintindihan. 68:11 ng Isaiah. Oh. Patunayan yung kayo yan, na inutusan kayong umakyat sa taas. Hindi ka nga makaakyat doon sa International Space Station. Ang tinutukoy doon umakyat sa itaas, umakyat sa langit. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, yun din ang umakyat sa langit. Si Kristo yon. At ang daladala, hindi supot ng abulo yan. Ang daladala, yung binihag niya ng mga dating nabihag ng kasalanan, binihag niya yon. Yon ang dapat nating makita. Kaya wala kang aasahan, kapatid na Gloria, diyan sa relihiyong napasukan mo na yan, nakapayapaan, puro pera ang concern ng tao diyan, ng mga ministro diyan. Puro pera. Pera ng pera, araw at gabi, sa Cubao. Namimili ako sa Balintawak, no? Makikita ko yung mga tinatapatan pa ako yan eh. Namimili ako dun sa farmer's market, tinatapatan ako yan.
Hanggang Pasay, namimili ako kasi marami kong, may mga restaurant ako nung nandyan ako sa Pilipinas. Ako mismo ang namimili. Ayan, papa, tatapatan ka nung kanilang love offering. Oh, yan, love offering. Kahit daw mamamatay tao, pwedeng magbigay. Kung hindi na iligaw ng usto ang mga taong ito. Kaya yan, pagdating ng hapon, marami na yan, mga pinag-iipo na pera. At hindi lang yung tinatapat na yun, sasakay sa bus yan, magbibigay ng mga envelope. Tapos ang nakalagay sa envelope, kung ano-anong pandaraya ang nilalagay. Para ikas sa drug addict, para ikas sa... Pero saan dadalhin? Sa pastor. Kaya lang, magiging totoo yun dahil kung drug addict din yung pastor nila, hindi ba ganun, ano, Brad Josel? Opo. Ganun din po ang patak niya, Brad Eli. Kasi naman, kung di nga manluloko, nakalagay sa sobre, tulong sa simbahan. Eh, hindi naman sila katoliko. Hindi metric, tulong sa simbahan. Love offering for God's mission. Ha? Alay sa may kapansanan, medical mission. Donation for medical mission. Merry Christmas and Happy New Year. Pati ba naman yung Merry Christmas ng Katoliko? Ginamit nyo pang kasangkapan sa kawalanghiyaan ninyo. Tatakaw nyo. Mga animal na pastor. Animal kayo talaga. Antindi nyong mangulekta ng pera. To prevent drug addiction. Anong ginawa mo para ma-prevent ang drug addiction? Yan yung kanyang kandain nilang sobre. Bibigay sa mga tao yan sa bus. Tapos, talagyan ng... yan ang kanila, ang daing ano yan. Yung sinasabi ni Pedro, walang kamintis-mintis. Sa pamamagitan ng pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. At pare ang mga miyembro niyan, ay talagang hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Bakit? Eh, lagi ka nalang susumbatan. Pag hindi kayo nagbigay ng ikapo, ninanakawan niyo ang Diyos, susumpain kayo ng Diyos. Mamalasin kayo sa buhay nyo. Yan ang sasabihin yan. Ah, yan. Ganyan ka nagkaroon ng maraming problema diyan sa relihiyon pinasukan mo. Pumasok-pasok ka ba naman? Kapatid. Bagay, hindi kita masisisi. Eh, tinaas lang ang kamay, binautismohan eh. Ganon din yung reklamo sa akin ng isang kapatid eh. Radyosel eh. No? Na... inanyayaan dumalo sila, katoliko sila nun eh. Pagka dumalo sila, walang doktrina. Bautismo agad, pag tinaas mo kamay mo, babautismohan ka na agad. Lalagyan ka na nung kanilang espiritu. Espiritu ng panghihingi. Espiritu ng pagsasamantala sa kamangmangan ng mga tao. Kaya napakarami ng nabiktima niyan. Salamat sa Diyos, nahayag sa ating panahon yan. Mga kapatid na naanib galing dyan, marami na rin eh, kapatid na Joseph eh. Miski dyan sa Amerika, meron na rin dyan mga naanib na dating miyembro niyan, di ba, kapatid na Joseph? Opo, Brother Eli. Kasi nga, nahalata na nila noong pong mapakinggan kayo na mali-mali pala itong ganitong gawain nila at hindi totoong may batayan sa Biblia. Mana pa talaga salungat po sa itinuturo ng Biblia yung kanilang ginagawa. Kaya nag-alisan po dyan. Kapatid ni Eli, nakaramdam sila ng hiya. Noong una, makakapal po ang mukha eh, dahil doon sa pagkakaturo sa kanila ng apostol na, nako talaga naman oh, sabi nyo nga po yung mga animal. Eh kasi nasa Biblia naman po pala, mga pastor na walang kabusugan yan, mga asong matatakaw na walang kabusugan. Mga grievous hoob eh, anong tawag mo sa grievous hoob? Mga grievous hoobs, mga wolf. Ano tawag mo? Di ba animal yan? Gamin. Tawag ni Kristo, ravening wolves. Yun ang ano mo, gamin. Ravening wolves. Matatakaw na mga ano yan, mga... Ano tawag sa Tagalog dun sa wolf, kapatid na Daniel? Gamin. Lobo po, kapatid na Eli. Lobo. Wolf. Lobo. Gamin. Isang uri ng asong pagkatakaw-takaw, kinakain ang kapwa niya hayop. Ganyan ang mga lobo. Isang uri ng mabangis na aso. Kaya, alam nyo, pati ikaw, lalapain yung mga yan eh. Meron akong nabalitaan eh.
nung wala nang maiabulo yung kapatid eh. Siya naman ang nilapa eh. Binuntis. No? Kaya lang, mahirap naman na sasabihin mo pa kung sino yung nabuntis nung mga ministrong matatakaw sa pera. Maraming ganyang pangyayari sa mundo ng relihiyon. Kaya alam nyo mga kababayan, dapat nag-iingat din tayo sa pagre-relihiyon. Suriin nyo muna ang aral. Magbasa po kayo ng Biblia. Ako, nagbibigay ako ng Biblia na libre. Wala akong binibenta. Libre ang Biblia. Tapos nagpagawa ako ng application ng digital Bible. Meron po tayong sariling application. Libre po yan. Ida-download nyo lang yung Omega Digi Bible o digital Bible. Libre po yan. Marami pong translations ng Biblia. Makikita kayo dyan. Pwede nyo i-download para kahit sa inyong cellphone, sa inyong iPad, sa inyong laptop. Makapagbasa kayo ng salita ng Diyos. Huwag kayo basta aanib sa relihiyon, miski sa amin. Huwag kayo basta aanib, makinig muna kayo ng doktrina para alam nyo kung ano yung tatanggapin nyo, kung sakali mang tatanggapin nyo. Huwag kayong magsisi bandang huli. Basta't meron pong doktrina. Eh, ang mga iglesia nung sa mga panahong una, yung mga naanib sa iglesia, tinuturuan muna bago binabautismohan. Diyan sa mga walang yan relihiyon ngayon, nagtaas ka lang ng kamay, hindi ka pa natuturuan, babautismohan ka na. At pag nagbautismo ka na, obligado ka na magbigay ng ikapo. Bukod sa magbibigay ka ng ikapo, susunod ka na ngayon dun sa pastor. I-assign ka sa mga daan. Pagka medyo nakitang medyo sumasampalataya ka, ikaw ang i-assign sa mga daan-daan, yung mga mamimang hihingi ka, tapos yung talagang mga panatiko, gagawing mga leader nila, tapos magsisinungaling pa na mag-aano siya, maglalabas siya ng pera sa ibang bansa, lalabas ng pera, daan-daan libong dolar, milyon-milyon na piso, ilalabas ng babae, nahuli. Sabi, nahuli, nakasakay doon sa eroplano ng kanyang pastor, yung pera nakasakay doon. Para yung pastor, wag mapuntusan. Akin yan. Kanya raw yung pera. Saan siya kumuha ng ganong karaing pera? No? Halos ano yun? Ilang milyon yun? Napakaraing milyon nun. Ngayon, nung bandang huli, nung iniimbestigahan na, umami na, hindi raw kanya yung pera. Kanino ngayon yung pera? Logic lang yan, kapatid na Josel. No? Di ba logic lang kailangan dyan? Opo, Brother Eli, hindi po malalim na pag-iisipan. Obvious naman po kasi. Nako naman, yung ganong kalaking pera, pag-aari nung isang babae na wala namang kabuhayan, magla-lifestyle check kayo, walang panggagalingan yung pera na yun. Kaya lang, yun nga po, para saluhin yung pastor niya, ayun, siya po ang umako. Brad Eli, uh-huh. Para maiiwas yung... Siya ang kinulong. Nalibre okay. Yung pastor. Isipin mo na lang kung anong klasikang pastor meron. Si Kristo na pastor na tunay, inihandog ang buhay niya para sa tupa. Sa iyo, binaliktad mo. Ikaw ang naghandog ng buhay mo para sa pastor mo. Ek-ek ka. Abraham Joseph. Sakto na naman po yung ek-ek sa kaya. Ek-ek talaga. Kaya kayo mga kababayan, mag-ingat kayo sa mga pastor, puro pera gusto niyan. Puro pera. Kailangan natin ng pera. Pero ang pera, hindi para sarilinin ng pastor. Lahat ng abulo yan kanya, lahat ng ikapo kanya. Yung kanyang mga ministro nagkukulang, pero siya, yaman-yaman niya na. Magpakita ka sa akin ng ministro na nasa ilalim ng pastor na naka-aeroplano at naka-jet. Meron ba siyang ministrong naka-aeroplano at naka-jet? Wala. Ibig sabihin, ang pakinabang nasa kanya lang. Yun lang ang ibig sabihin nun. Magtanong ka, meron bang mga ministro siya na naka-aeroplano at naka-jet?
O ibalik mo sa akin. Ako, meron akong sasakyan. O, yung bang mga kasama kong ministro, may sasakyan o wala? E di tanong nyo sa kanila. Huh? Pwede naman kayo magtanong. Hindi naman ako ganid eh. Kagaya nung paratang sa akin nung iglesia ni Manalong Ministro, ganid daw ako. Pinalusot naman yan sa Philippine Television. Eh kaya na ikan Soriano, ganid yan. Sinong ganid? Ba't ako mamimigay kung ganid ako? Araw-araw nga namimigay ako eh. Yung kinita ko sa negosyo ko, pinapamigay ko pa eh. Ayoko na lang detalyehin. Bawal naman kasi yun eh. Pero, saka na lang natin pag-usapan yan. Pero ang masasabi ko sa'yo, kapatid na Gloria, ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo, umanib-anib ka ba naman sa iglesia galing sa impyerno? Hindi ka nga makakatagpo ng kapayapaan dyan. Kukonsensyahin ka pag di ka nagbigay. Bukod sa ikapo, meron pang first fruit. Meron pang sacrifice offering. Meron pa kung ano-ano. Ang dami na pag hindi ka nagbigay, makukonsensya ka. Ayan. Kaya wala kang kapayapaan. Pero sa amin pananampalataya, may abuluyan kami eh. Pero kusang loob ng kapatid. At hindi namin sinasabi na pag hindi ka nag-abuloy, eh maiimpyerno ka o susumpain ka. Hindi namin sinasabi yun. Tanungin nyo mga miyembro. Wala kami sinasabing gano'n na susumpain. Kasi merong miyembro talaga walang pera. Pamasahin nga lang, wala eh. Paano mo sasabihin susumpain yun? Wala naman pera talaga. Napakalupit naman nung ipinapakilala yung Diyos. Eh yung Diyos ng iglesia ang totoo sa Biblia. Marunong maawa sa dukha yun. Kaya ang turo sa amin, yung mga kapatid na dukha, mga ulila, mga babaeng baukup-kupin. O tinan mo, sa kapatid na Gloria, wala kaming ikapo, wala kaming koleksyon sa daan. Hindi kami tumatanggap ng pera sa mga hindi kaanib sa iglesia. Pero tamo, meron kaming orphanage, meron kaming libreng ospital, may ampunan kami ng mga bata, may ampunan kami ng mga baby, meron kaming mga orphanage sa Pilipinas, meron kaming medical mission araw-araw. Meron kaming kung ano-ano libre. May eskwela kami, libre. Walang matrikula, pati uniforme, pati pagkain libre. Sinasabi ko ito para magyabang, hindi. Pinapakita ko na kung sasamahang ito, mayroon man pera, hindi sinuswapang ng isang tao. Ano masasabi mo, kapatid na Joseph? Opo, Brother Eli. Yan po ang katotohanan dyan. At hindi lang po nga yan ang sinasabi nating makikita dito sa pagsasama natin eh. Meron pa pong clinic na libre. May services po na ibinibigay na legal, libre. Merong eskwelahan, libre, lahat. Pati po matrikula, pati allowance ng mga, pati pagkain ng mga estudyante, wala pong hindi libre. Pati po itong ating, anong tawag dito, yung transient home, kapatid Nelly, orphanages, mga bahay sa pagkukup-kup natin sa mga matatanda. Meron din pong para sa mga sanggol at mga bata. Meron pa pong mga facility tayo para sa mga COVID na related cases. Ay, napakarami po niya. Lahat naman po yan libre. At yun pong inyong pinagpaguran, kasama pa pong ibinibigay at ipinamamahagi sa mga kapatid. Meron pa po tayong free store. Isang tindahan na libre ang lahat. Ang makaka-benefit po ay makakakuha ng libre po. Wala pong binabayaran kahit ano. Saan kayo makakakita ng ganyan? Nako, hindi po pera ang pakay ng samahan at lalo pa po ng mga ngaral dito po sa samahan na ito. Isipin nyo naman, pati naman yung mga ganyan. Eh hindi naman po puro kapatid lang ang nakikinabang dyan, pati po hindi kapatid. Eh nabanggit nitong panauhin natin na siya'y nakapag-Muslim din. Alam nyo, kahit nga Muslim eh, nakukup-kup eh. Napapatuloy dyan sa ating mga orphanages, sa ating mga transient home, pati po yung mga sa pagtulong, nabibigyan din po ng mga relief goods. Eh, ito pong mga pagbibigay lang po ng mga relief, nito pong nagkaroon ng pandemic, eh, hindi po isang araw ginagawa ito. Tuloy-tuloy po ito, mahigit na nga isang taon ng pandemic po eh. Napakarami po nating mga charity works
na lahat yan libre po para sa kapatiran at sa kapwa-tao na hindi ka pananampalataya. Mga Muslim, kahit ano pa, ang pananampalataya, pati Iglesia ni Manalo, pati kay Periol, makikinabang po dyan. Hindi, may mga ano tayo eh, tuloy-tuloy na gawain po na ganyan. May mga makikita kayo, hindi kailangan naming ipamalita, pero makikita kasi ninyo, hindi naman maitatago dahil ganyan po. Masusumpungan ninyo, nadya-dya, nasa isang barangay, ginagawa yung pamamahagi, eh pwede yung bang ilihim yun? Siyempre makikita po ng mga tao. Hindi naman para ipagparangalan po ito. Kaya ngayon ay nababanggit, pero yan po ang talagang gawain na itinataguyod sa samahang ito. Kakaiba, dito po sa mga ito, eh sabi nga nitong panauhin natin eh, pandemic na eh, wala pa pong ginawa kundi makulekta, kapatid Nelly. Nagsasampahan sa mga bus at saka sa kalsada, nagkalat para manghingi pa rin. Pandemic na, talaga naman, oo, kakapal ng pagmumukha nitong mga ito, nitong mga pastor, nitong mga ito. Kawawa po ang mga biktima. Mabuti ay nag-alisan po yung mga kapatid dyan. At meron po tayo, isang pamilya rin po sila dyan po sa New York. Mga Remponi po ang apelido. Galing po dyan sa relihiyon na yan. Umalis na rin dahil talaga pong talamak. Puro pera lang po yan eh. Yun ang pakay niyan. Very obvious naman po. Eh, natutuwa ako sa sinasabi ni Brad Eli kanina. Eh kung ikaw ay apostol, bakit kabaligtaran ang sinasabi noong tunay na apostol, yung sinasabi mo? Eh kasi si Pablo, hindi po ganyan ang paliwanag. Yung sumampa, eh hindi naman po ang ibig sabihin nun eh, pautos na, sumampa ka, umakyat ka. Hindi eh. Ang Panginoong Jesucristo. Opo. Sumampa sa bus. Sabi nung isang nangingi, kaya po kami sumampa rito sa bus. Kasi sabi ka, sumampa ka sa taas. Tapos tumanggap ka ng kaloob. Eh, tumanggap ka ng kaloob. Eh, kung yun ay utos, ano? Ba't ka utusan ng Diyos na tumanggap ng kaloob sa mapanghimagsik? Eh, ang Diyos nga, ayaw nga niyan tanggapin yung kaloob ng mapanghimagsik ng mga rebelde. Talaga, obvious na obvious ang kadimonyohan ng mga walang yang animal na ito. No? Mga animal ito. Eh, kaya masasabi ko, kapatid na Gloria, tuloy mo lang sana ang pakikinig mo sa aming mga itinutulong aral. Kung gusto mo, papadalhan kita ng set ng mga doktrina. Nadudoktrinahan na ba siya? Hindi pa. Papadalhan kita ng set ng doktrina para yung aral ng Diyos yun ang magpapapanatag sa buhay mo, kapatid. Subukan mo lang, pakinggan mo yung aral ng Diyos na itinuturo ng Iglesia ng Diyos sa doktrina. At kung wala ka, ipakipag-ugnay mo siya, kapatid na Mel, padalhan mo siya ng link dun sa ating mga doktrina para maintindihan ng kapatid na Gloria. Opo. Brad Mel, nakikinig ka sa akin? Opo. Opo, kapatid na Eli. Okay, kapatid na Gloria, bahala. Kasi hindi ko lahat masasabi yung aral sa iyo ngayon eh. Pinatunayan ko lang na wala kang dapat alalahanin, hindi ka susumpain ng Diyos dahil iniwan mo ang isang samahang puro pera ang gusto. Hindi ka susumpain ng Diyos, huwag ka matakot kahit sabihin pa nila susumpain ka. Ang sumpa, pag hindi totoo, hindi tatalab, sabi ng Biblia. Basahin natin ang Kawikaan 26:2. Kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Hindi tatalab yan. Pag lumayas ka sa maling relihiyon, hindi ka pwedeng sumpain ng Diyos. Lumayas ka nga eh. Utos nga yan, lumayas ka sa kanila eh. 15 ng Roma. Pakinggan nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. 16-17. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Lumayo ka eh. Dahil utos nga ng Diyos, umalis ka sa kanila eh. Lumayo ka. No? At doon sa Isaias ang sabi, magsialis kayo.
magsialis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Doon sa Isaiah 52:11, kapatid na Daniel. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Lumabas kayo sa kanya, sabi ng ganun, ng salita ng Diyos. Kaya pagka mali ang reliyon, dapat layasan mo. Tapos sasabihin, susumpain ka, di totoo yun. Mag-iintay ka, yung mga yan ang susumpain ng Diyos dahil sa kawalanghian sa kapwa-tao. Marami akong... Pero ayok, nagpipigil din ako eh, kasi na napapagkamalian ako ng mga tao eh, pagka nagsasalita ako ng prangkahan eh. Pero yun talaga ang nasa Biblia eh, prangka kung magsalita ang mga apostol, pati ang Diyos. Kaya, alis ka na dyan, kapatid, at huwag ka matakot sa sumpa nila. Makinig ka ng doktrina ni Kristo, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka sa Diyos, makita mo makakasumpong ka ng kapayapaan. Kapatid na Gloria. Opo, brother. Kapatid na Gloria, salamat ha. Wala na akong oras. Marami pang naghihintay sa linya. Salamat sa iyo. Kung meron ka pang ibang itatanong, pwede uli bukas o kung sa ibang araw ka po pwedeng makakonect. Pagpalaing kanawa ng Diyos, kapatid na Gloria. Salamat po, kapatid na Gloria. Sa Pilila Rizal naman po tayo si kapatid na Randy Sacris, isang Katoliko. Magandang gabi sa inyo, kapatid na Randy, at tuloy po kayo. Ano ang inyo pong katanungan? Salamat sa inyong participation. Opo, Brother Daniel. Maraming salamat po sa inyo, sa kay Brother Eli. At salamat din po sa Diyos na niloob po ng Diyos na makapunta po ako dito. Tapos, ang ano ko po, nagsimula po ako makapakinig sa inyo noong taon po na 1995. Simula po noon, hindi na po ako, unti-unti na po ako hindi nakakapagpunta sa ano namin, sa simbahan namin, kasi unti-unti ko po na tututunan po yung mga aral ni Brother Eli na umapasok po sa isip ko na tama po talaga yung mga aral na naririnig ko sa kanya. Kaya ang itatanong ko po ganito po, tama lang po ba na kasakulaman ko po yung mga disyusan, saka hindi po ba ako magkakasala nito sa Panginoon? Saka, Brother Eli, ihabol ko lang po sana sa inyo na isa pang tanong kung pwede po. Ito po ang pangalawa kong tanong. Kung sasabihin ko po ba na gusto ko na po magpa-doktrina sa inyo na hindi pa po ako nakapakinig ng doktrina na gusto ko na po umanig sa inyo, magkakasala po ba ako sa Panginoon? Yan lang po. Salamat po. Salamat din, kapatid na Randy, sa iyong pagsali sa ating programa ngayon. Ano? Alam mo, kapatid, hindi naman masama na magbalak ka. Yung balak ng tao kasi, alam ng Diyos yan eh. Ang Diyos ang nakakaalam ng binabalak ng tao. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayon. Kaya pagka nakita ng Diyos na talagang gusto mo magdoktrina, makinig sa aral, sumunod sa Kanya, tutulong ang Diyos eh. Tutulungan ka eh. Ang sabi kasi ng Biblia, the heart of a man, ang puso ng tao, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his step. Ang puso ng tao ang kumakatha ng kanyang mga lakad. Ngunit ang Panginoon ay ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pag nakita ng Diyos, mayroong kampag na nasa na gumawa ng kabutihan, sumunod sa kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos, aakayin ka nun eh.
Ayan, yung sinatanong mo, gusto mo umanib, hindi ka ba nagkakasala? Pagka sinabi mong gusto mong umanib, ba't ka magkakasala eh? Susunod ka nga sa Diyos eh. Ang aaniban mo naman yung sinasabi dun sa 12:9 ng Roma eh. Basahin natin. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Utos naman talaga sumanib ka eh. Kung mabuti, ang pagkakilala mo, mabuti yung sasaniban mo. Sumanib ka nun. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. At kung meron tayong mabuting sasaniban o aaniban, yun yung nasa Biblia. Efeso 3:6, kapatid na Daniel. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tinamuan salita ng Diyos. Ang mga hentil, kagaya natin, hindi tayo Israelita kasi labas ng Israel ang tawag sa Biblia, mga hintil. Mga hintil tayo, Pilipino, Amerikano, Aliman. Ngayon, lahat ng tao labas ng Israel, tinatawag na hintil. Ngayon, ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap o kasanib. Sa English dyan, kasanib yan eh. 3:6, kapatid na Daniel. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon, members of the same body. Ang mga hintil tagapagmana, kasanib, kasangkap ng katawan. Alin yung katawan na sasaniban mo? Nakasulat yan dun sa 1:18 ng Kolosas. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, ang katawan na sasaniban ng tao, mabuti yun, yun yung iglesia. Yung iglesyang nasa Biblia. At ang iglesyang inaaniban o sinasaniban ng mga taong gustong maligtas ay ang iglesia ng Diyos. Nakasulat yan sa 1 Korinto, isinulat ng Apostol Pablo na huwag kayong magbigay ng katitisuran sa mga Grego, sa mga Hudyo, o sa mga kaanib man ng Iglesia ng Diyos. No? Basahin natin ang talatang ito. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man, o sa mga kaanib man ng Iglesia ng Diyos. Ang inaaniban ng mga hintil, kagaya ng mga hintil na taga-Korinto, ay ang iglesia ng Diyos. Doon sumasanib. Kaya kung limbawa, sabihin mo, gusto mong umanib, ano masama ron? Kung ang aaniban mo mabuti, matuwid, abe, walang masama ron, hindi ka nagkakasala ron. Kaya lang, siguraduhin mo muna. Huwag kang basta aanib. Kaya nga sabi ko sa mga tao, makinig kayo ng doktrina. Pakinggan nyo ang doktrina ng Iglesia ng Diyos na ating itinataguyod. Para makita nyo kung ano yung sasaniban nyo. Siyempre, huwag kang masasanib ng sanib. Kung nagre-recruit ang NPA sa UP, sasanib ka na. Naasahan ang magulang mo, magiging abogada ka. Nilagay ka sa pinakamahusay na institusyon sa Pilipinas. Pagkatapos ngayon ang baksak mo sa bundok, rebuilding NPA, papatay ng kapwa Pilipino. Napakatindi ng kagaguhan na yan. Hmm? Kaya masasabi ko, kapatid na Randy, hindi naman masamang magpahayag ka ng iyong intensyon na gusto mong sumanib, makapakinig ka ng doktrina. Walang masama ron. Tama nga yun eh. Ngayon, yung isa mong tanong, ano ba rin ang gagawin mo sa iyong mga Diyos? Diyos, sabi ko na nga sa inyo, isunugin nyo na yan, nasa Biblia, sunugin nyo. Merong ano yan, merong power yung ibinibigay ang demonyo para ka matakot at maligalig. Kaya dapat sabi ng Diyos ang sundin natin. 7:25 ng Deuteronomio.
Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayan, karumal-dumal sa Diyos yan eh. Nasusuklam ang Diyos dyan sa mga Diyos-Diyosan. Eh kung ka-espiritu ka ng Diyos, masusuklam ka rin. Anong gagawin mo? Sunugin mo sa apoy. Huwag kang matakot, kapatid na Randy, magpakalalaki ka sa pananampalataya. Ha? Alam ba? Pakalalaki ka sa pananampalataya. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Kayo'y mangagpakalakas. Dapat pagdating sa pananampalataya sa Diyos, magpakalalaki ka. Sabi ng Diyos eh, sunugin mo yan, nasusuklam ako dyan. E di magpakalalaki ka, ibig sabihin nung magpakalalaki ka, manindigan ka sa sinasabi ng Diyos. Yan din ang sinabi ng Diyos kay Hob. Sabi ng Diyos kay Hob, nung nagkakaroon ng alinlangan si Hob, eh alam ng Diyos na mabait na tao si Hob eh. Sabi ng Diyos kay Hob, bigkisan mo ngayon ang iyong baywang. Tapos, magpakalalaki ka. Basahin natin yung talata. Tingnan ninyo ang sinasabi sa aklat ni Hob. Kailangan talaga kasi sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, lalaki ka. Magpakalalaki ka, kapatid. Huwag kang parang ayaw mo atras abanti ka sa pagsunod. Basahin natin ang 38:3 ng Hob. Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Kaya sa harapan ng Diyos, magpakalalaki, sabi sa Biblia. Pati kay Hob eh. Eh talaga naman mabait na tao ito eh. Pero sabi ng Diyos, tatanungin kita, kakausapin kita ngayon, Hob. Bigkisan mo ang iyong mga balakang na parang lalaki. Ibig sabihin nun, magpakalakas kang para kang lalaki, hindi yung para kang atras abante na 1995 ka pa pala nakikinig. Kulang na kulang ka naman sa prinsipyo, kapatid na Randy. Tagal na nun. 25 years ago. Hindi ka pa naniwala sa sinasabi ng Biblia. Kaya ang masasabi ko sa iyo, tama po ba nakasuklaman ko mga Diyos-Diyosan? Eh nasusuklam nga ang Diyos dyan eh. Eh kung sa Diyos ka, masusuklam ka rin. Pag ayaw mong masuklam dyan, may ibig sabihin hindi maganda sa iyo yan. Dapat, kung galit ang Diyos, galit ka rin dun sa bagay na kinagagalitan niya. Alam mo ba ang Diyos nagagalit, nasusuklam? Basahin natin ang 1:18 ng Roma. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ayon, ang puot ng Diyos, hindi basta galit ha, kaya sa English ang nakalagay dyan, hindi anger eh, nakalagay dyan, the wrath of God. The wrath of God is revealed from heaven. Doon sa Griego, yung salitang wrath, ilagay mo, orgy. No? Ang kahulugan, orgy. Properly desired as a reaching forth of excitement of the mind, that is, by analogy, violent passion. Merong matinding galit, violent. May matinding galit ang Diyos.
sa mga Diyos-Diyosan na yan, na yung mga Diyos-Diyosan na yan dapat sunugin. Kung ikaw ay manununod sa Diyos, tao kang sa Diyos, dapat magalit ka rin dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Pag susunugin nyo yan, mga kababayan, huwag kayong manghinayang. Kahit may ginto pa yan, sunugin nyo pati ginto. Magiging silo yan sa inyong kaluluwa, ang sabi ng kasulatan. Matuturuan ka niyan ng kasinungalingan habang buhay mo. Pag hindi mo yan i-dispose. Huwag mong papamigay, ha, kapatid na Randy. Sunugin mo. Eh kung malimbawa, dyan sa lugar mo, bawal magsunog. Ibaon mo sa lupa. Laliman mo ang baon para walang makakita. Kasi pagka nakita yan, baka sambahin pa yan uli. Naintindihan mo yung salita. Yung sagot ko, kapatid na Randy. May sirain mo nga eh. Opo, maraming salamat po, Brad. Brother Eli. Yeah, itsura mo naman eh. Lalaking lalaki ka naman eh. Magpakalalaki ka sa pananampalataya. Parang ka maloko, no? Ng demonyo. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid na Randy. Salamat po, kapatid na Randy. Salamat sa Diyos. At puntahan muna po natin ang Western Province ng Papua New